Ano yan? Wala ito. Akin yan! Akin to. Kailangan ko ang pera. May sakit ang anak ko. Ano pakialam mo sa anak mo? Huh? Hoy! Mag-check-in muna kayo! Lahat ng kinikita namin dito ay pinaghirapan namin. Talagang matigas ang ulo mo, no? Nakita niyo na kung ano nangyari. Huwag mo lang ngayon. Kailangan magbigay kayo sa amin. Maliwanag? Kaya. Dito natin sila abangan. Sige. Kumalat kayo. Doon. Na hindi pa siya umuuwi. Alam naman niyang delikado ang sitwasyon ngayon. Ang inay naman, huwag kayong mag-alala. Darating na yon. Nay! Ang itayo! Tay! Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Hindi na ako makakatagal ng ganito. Oras-oras kinakabahan, nag-aalala. Baka kung ano na nangyayari sa iyo. Bakit hindi ka pa mag-retire? Tutal, matagal ka na dyan sa serbisyo mo. Tama na yan! Mabubuhay naman tayo sa kinikita natin sa ating yugan. Asikasuhin mo na lamang ang pagkukopra. Malaki pang kikitain mo. Yan din ang iniisip ko eh. At saka pagod na ako. Sawan-sawa na ako sa mga nangyayari. Maraming nangyayaring kaguluhan dito sa ating bayan. Kapag ako umalis, sino papalit sa akin bilang hepe? Eh di lalong magagawa ni Mayor ang gusto niyang gawin. Maraming papalit sa iyo dyan. Marami nga, pero tiyak na tao ni Mayor ang ilalagay. Di ba? Ano sasabihin ng mga tiga rito sa atin? Kanya ako malis dahil natatakot ako. Ganun ba? Pero Lauro, isipin mo naman ang kalagayan namin ni Rona. Kung may mangyari sa'yo, ano na lamang ang gagawin namin? Eto nga eh, kahit si Junior, hanggang ngayon walang balita kung ano nangyayari sa kanya.
Congratulations. Pulis kami! Huwag kayong kikilos ng masama! Mayor, palala ng palala ang problema natin sa peace and order. Hindi na kaya ng ating pulisya. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa may kapangyarihan? Ang nangyayaring kaguluhan yan ay maliit na problema lamang. Gusto ko tayo na lamang dito ang dapat na lumutas. Maliit na problema? Maliit na problema ba yung marami ng patayan ang nagaganap? At nangatatakot ng mamamayan? Huwag mo akong pakialamang busy. Alam kong aking ginagawa. O sige, Sargento. Mauna na kayo. Tira na, babagal nyo eh. Ang tagal nyo naman, oh. Ano ba? Sandali. Huwag ka magapura. Laro na may utak to eh. O ano? Ang tagal nyo.
Bagal nyo naman, oh. Heard what happened to your father. Kaya nga ho, sir. Papaalam sana ako sa inyo eh. Baka sakaling abutan ko panlibing. All right. I'll give you a 2-week pass. Be sure you come back right away. Thank you, sir. Kung nakinig lang siya sa akin, hindi mangyayari sa kanya yun. Kilala mo naman ang iyong itay. Duda ako, inay. Sa palagay ko, mga hard killer ang pumatay kay itay. Hindi kaya tungkol sa politika ito? Aywan ko lang. Hindi naman siya nakikialam sa politika. Ang importante sa kanya, ang responsibilidad niya bilang chief of police. Maraming bang kaway si Itay, inay? Siguro. Hindi ko naman siya tinatanong. Alam mo naman ang iyong itay. Basta tungkol sa trabaho, nagagalit siya kapag pinakikialaman. Matagal kang nawala, kuya. Kaya hindi mo alam ang nangyayari dito. Pero mabuti na rin yon para hindi ka masangkot. Di ba hindi ka nagbigay ng 1 linggo? Dinalaan kita! Pinaghirapan ko, kinikita ko rito. Ano gusto niyo mangyari? Ipaghanap buhay ko kayo? Sige, gawin yung gusto niyo gawin. Sinabi mo yan, ha? Liga! Kano na ba koleksyon natin? Mahigit na 30 mil lang. Hindi nyo ba napapansin? Parang wala nangyayari sa atin. Bakit? Natutupad naman lahat ng misyon natin, di ba? Parang nawawala ng dating layunin natin. Kung sa bagay, ikaw ang higit na nakakaalam. Dahil ikaw ang unang sumapi sa grupo kaysa sa amin. Nitong nakaraang ilang taon, wala tayong ginawa kung hindi ang pumatay ng tao. Kumolekta ng pera, pumanik sa mga politikong nagbibigay sa atin ng ilang pabor. Paano na ang original na plano nating tumulong sa mga kababayan nating api? Hindi natin alam kung saan nandun ang pera. Sa tingin ko, tama ka. Pero wala na tayong magagawa. Subong-subo na tayo eh. Palagay ko, kahit anong gawin natin, sila elektrika pa rin bagsak natin. Tsaka, huntingin din tayo ng mga kasama natin. Rudel, darating daw si Commander Abeg bukas para kunin yung mga koleksyon. Ano nangyari sa lakad nyo? Okay lang. 32 million, Commander.
Mukhang maswerte tayo. Malaki magagawa nito para sa ating kilusan. Kailan kami pupull out dito, Commander? Hindi na magtatagal. Alis na kami. Tayo na. Kario, tumawag ka pa ng ibang mga kasamahan mo para mabilis ang pagtatalo itong mga buko, ha? Malaki yata kinikita ng koprahan natin, ha? Hindi naman gaano. Anong hindi? Ang lawak ng yuga mo, sasabi mong hindi. Alam nyo, ito lamang ang negosyong hindi nagbibigay ng buwis sa amin. Hindi namin ang pakilaman to, dahil kay Hepe. Ngayon wala na siya. Kailangan magbigay kayo. Bumalik na lang kayo. Wala akong pera ngayon eh. Bibigyan namin kayo ng 3 araw. At kung hindi, ewan ko ba kung ano nangyari sa bayan natin. Marami ng mga lider ang pinatay. Halos lahat ng mayayaman at negosyante na pipilitang magbigay sa mga terorista. Pati nga si Papa na pilitang magbigay na rin eh. At ano naman ang ginagawa ng mga otoridad? Siyempre, wala silang magagawa. Iilan lang sila eh. Bukod sa maraming mga terorista, kompleto pa sila sa mga armas. Kaya siguro nangyari sa itay mo yon. Dahil isa siya sa mga lumaban. Ilang linggo na nakakaraan, wala pang nahuli sa mga pumatay kay Itay. Siya nga pala, kailan nang balik mo sa Pampanga? Hindi pa ako nakakapag-desisyon. Gusto ko muna manatili dito. Ba't hindi ka pa bumalik sa assignment mo? Mamaya madami ka pa sa gulo dito eh. Lalo na pag nalaman nilang isa kang sundalo. Asan ba? Ah, yun ba? O yan, kompleto yan, ha? Puro na lang, hingi. Wala kayong malang ganito, puro. Palay ka lang, palay ka lang, palay ka lang. Ginawa sa expert. Are? Ha? Ayun na. Sino nagbigay sa'yo ng order na gano'n ang gawin mo, ha? Napatay tuloy yung dalawa natin, pulis! Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, sir. Hindi mo dapat ginawa yun! Sinira mo ang plano ko para mahuli sila! Natsyempohan ko sila. Ano gusto mo mangyari? Hindi ko samantalihin ang gano'ng pagkakataon? Baka nakalibutan mo! Ako happy rito, ha? Lumalaki yung mga problema natin dito tungkol sa peace and order. Dahil hindi kayo kumikilos. Marami ng mga tao ang naging biktima ng mga teroristang yan. Marami sa kanila mga takot. Kahit kung hindi ako kikilos, walang mangyayari dahil mga pabaya kayo. Samantala kayo mismo, dapat na manguna. Sa ginawa mo sa akin ito, sinususpindi kita. Hindi mo na ako kinakailangan suspindihin pa. Nagbibitiw ako.
Pero ito, tandaan mo. Hindi mo ako maaaring pigilin sa anumang bagay na maaaring gawin ko. Karapatan ng bawat mamamayan ang gumawa ng tamang hakbang kung ang may responsibilidad ay inutil at hindi na kumikilos. Asan yung babae nakatara dito? Wala dito eh. Bakit? Ngayong araw na to ang pangako niya magbibigay sa amin ng konting barya. Konting barya? Para saan? Lahat ng negosyo rito ay nagbibigay ng buwis sa amin. Bakit? Bakit kayo ang naniningil ang buwis? Sino ba kayo? Matata, hindi mo ba kami kilala? Hindi eh. Ha? Dali mo na! Bakit naman kasi nakikipagmatigas ang kapay? Mabuti't ganyan na lang ang ginawa sa'yo. Di sa akin po pwede ang kalokohan pinagagawa nila. Hindi ka dapat na magpakabayani, Kuya. Pero ano magagawa mo? Marami sila, nag-iisa ka lang. Alam niyo ba kung bakit malakas ang loob naman ngayon? Karamihan kasi dito sa atin, duwag. Eh kung magkakaisa sila, hindi po pwede ang kalokohan naman ngayon. Mabuti pa, magbalik ka na sa assignment mo. Bahala na kami dito. Ngayon pa? Paano kayo? Di ko kayo maaaring iwan sa ganitong sitwasyon. Huwag mo kaming intindihin. Hindi nila kami aanuhin. Basta susundin lang namin sila. Yan ang hirap sa inyo, Inay, eh. Sumasang-ayon kayo sa katarantaduhan nila. Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay nyo ng buwis sa amin. At kung sino ang papaltos, hindi na namin bibigyan ng pagkakataon. Oh, pale, pale! Asan na nilang, oh? Bakit ano yun? Ako isa sa bumibili ginto dito. Bawat isa gramo, akin bayad iyo 5 piso, bawat ginto bili ko. Pero, pagbawalan ninyo, ibang bibili ng ginto dito. Gusto ko, ako lang. Magandang ideya yan, ah. Pero huwag mo kaming lulukohin. Ililibing ka namin ng buhay. Papa, hindi o. At kay lalaki kausap. Malaking koleksyon natin sa buwang ito. At yak na makokontrol natin ang bayang ito. At ilang lugar pa rin sa Mindanao. At kailangan pa natin partihan ng local officials. Kayong kaya naman natin silang takutin.
Mahirap kalaban mo ngayon. Kailangan din natin ng proteksyon. At kailangan din nila ang proteksyon natin para sa ambisyon nila pampolitika. Kung sa bagay, hindi natin problema mga politiko. Ang kinatatakot ko lamang, ang ating mga kasamahan, kapag nalaman nilang karamihan sa ating mga pondo, ay hindi naman napupunta sa Kilusan. Huwag kang mag-alala. Matinding prinsipyo ang kanilang pinaglalaban. Kahit bulag at bingi sila, sa anuman nagaganap, hanggat buong kanilang paniniwala, hindi nila tayo masisiliban. Akong mayor dito, at sa bayang ito, akong masusunod. Huwag mo kong pakiraman. Baka nakalimutan mong nandaya ka lang sa eleksyon kaya ka nanalo. Kundi lang sa martial law, matagal ka nang napalitan. Dahil wala ka nang ginawang kabutihan para sa bayan, kundi para sarili mo lamang. Naingit ka lang. Dahil sa interesado ka rin maging mayor. Tanda mo ito, mayor. Ang pwestong yan ay hindi pinaglalaruan. Sabagat dyan nakadepende, ang ikaw uunlado ay kababaksak ng maraming mamamayan. Hindi lahat ng oras ay bulag at bingi ang mga tao. Mag-iingat ka, Bise. Hindi mo pa ako kaya. Tingnan natin, Mayor. Marami nang galit sa'yo. Kaya madali ka nang ibagsak. Hepe. Alam mo na gagawin mo. Nakalimutan mo, ha? Ang sinabi ko sa'yo, mamayang gabi. Ha? Oo, oo, hindi ko nakakalimutan yan. Ako nang bahala. Tawagin mo si Commander. Oo. Commander, andyan o si Hepe. Sandali lang. Sandali lang. Babalikan kita. Kumusta ka, Commander? Sumunod ka. Hintayin lang natin sandali. May bibigay kami sa'yo. Ito yung parte ninyo ni Mayor. Koleksyon namin nung isang buwan. Mas lumaki ho yan kaysa dati. Wala bang ibang pinagbilin si Mayor? Eh, tungkol kay Vice Alcalde. Sumisingaw na masyado. Baka makarating sa itaas. Ano bang dapat gawin? Eh, kayo na ang bahala, Commander. Kailangan lang malinis ang trabaho. Huwag lang si Vice Alcalde ang kinakailangan pa kayo. Siguro kung kinakailangan magdamay kayo ng iba, magdamay kayo. Para huwag kayong mahalata. Siya nga pala, Commander. Bukas ng gabi, magkakaroon ng kasayahan sa bayan. At tsak na dadalo si Vice Alcalde. Ay, sige na. Kumusta ba? Kumusta ho, Bise? Oo, oh, buti. Kumusta ho, Bise? Kumusta, Bise naman. Oo, oh, kumusta. Kung marami kang bisita. Oo nga eh. Sige lang. Bahala na kayo sa sarili nyo. Oh. Sige. Oo, oh, sige. Ano kayo? Mga kasama. Sige na. Oh, ano? Kumusta kayo? Ayos ba? Oo. Ayos lang. Mare. Ah, Mare. Bise. Oh. Bise. Sa palagay ko eh, napakalaan ang chance nyo maging mayor dito sa darating na halalan. Ah. Pero hindi pa tayo nakakasiguro. Sapagkat, alam mo na, tiyak nagagamit na naman ang pera at guns yan si Makatangay. Eh, ngayon lang eh, nagkakagulo lang mga tao rito at natatakot, hindi ba? Oo nga ho, Bise. Kailangan eh, kumilos na tayo. Upang tayo ay magkaisa at bumalik ang kapayapaan dito sa atin. Oo, oh, yan nga talaga ang gusto kong mangyari eh. Dapat tayong magkaisa. Oo. Uh-huh.
Kagabi lang, masakir na naman ang nangyari. Si Vice Mayor kasamang napatay. Ano bang ginagawa ng local officials natin? Bakit hindi sila humingi ng tulong sa itaas? Ewan ko ba. Napatay ang papa mo na siya lamang ang nakikipaglaban. Kilala mo naman kung ano ugali niya. Gagawin na muna niya lahat ng kanyang makakaya bago siya humingi ng tulong mula sa mga higher authorities. Mabuti ka pa, suspindi lang. Mas masakit na nangyari sa akin. Pinatay nila si Itay. Kailangan. Kinakailangan lumaban tayo. Wala namang ibang maaasahan dito sa bayang ito, kundi tayong dalawa lang. Bakit di mo natin bigyan ng chance ang bagong hepe at si Mayor? Palagay ko, gagawa't gagawa sila ng paraan. Lauro, ang bago nating hepe ay dati lamang bodyguard ni Governor. At walang nalalaman niyang taong yan tungkol sa mga police matters. Hindi rin naman natin maaaring asahan si Mayor. Wala nang ginawa ang taong yan, kundi ang magtayo ng negosyo. Kaya't halos lahat ng mga negosyo rito, kundi mang pag-aari niya, itsak na kasosyo siya. Parang sarili na niya itong bayang ito. At hindi na nga napalitan yan, magmula pa nung mag-martial law, nakaipon tuloy ng lakas at yaman. Dito ka lang pala matatagpuan eh. Pinagtataguan mo kami dahil ayaw mo magbigay sa hinihingi namin konting halaga. May kasama ka pang parak. Akala mo siguro, kaya kang pagtanggol nito.
Siya ka palang Muslim, Major. Oo. Taga Cotabato ako. Pero Kristiyano ang nanay ko. Maraming Muslim dito sa aming lugar. Siya nga pala, Hepe. Humingi ng tulong ang isang grupo ng concerned citizens sa amin. Magluluro rito. We are here to look into the matter. Alam mo, Major, grabe ang politika dito sa aming bayan. Yung mga grupong gusto sirahan si Mayor. Alam mo namang hindi nila kayang wagin ang kanyang pwersa. Alam mo namang magkakaroon ng local election eh. Hepe, natural lamang ang politika sa sambayan. It's part of our lives. What we are concerned here is the peace and order problem. Maraming killings ang nangyayari rito. Yung mga killing, oo. Pero normal naman ang sitwasyon eh. Sapa, kaya namin kontrolin. Otherwise, we could have asked your help. May natanggap kami mga intelligence reports na isang malaking grupo ng mga terorista ang nag-operate dito. Grupo ni Miguel Abueg. Isa yan sa dahilan, Hepe, kung bakit narito kami. Kaya namin ng mga yan, Major. Matatapang naman mga pulis ko. Hepe, marami kami. Kompleto kami sa armas at bala. Pero inaamin ko sa'yo, hindi namin kaya ang puwersa ni Abueg kung hindi kami susuportahan ng mamamayan. Yan ay pinagmamalaki namin dito. Suportado kami ng mamamayan. Malalaman din namin yan habang naririto kami. Ito. Salamat ah. Tayo na. Isa siyang ranger. Sergeant Villapandero ang kanyang pangalan. Anak daw siya ng dating hepe na pinatay dito sa bayan. Sergeant Villapando? Laro Villapando, sir. Bakit, sir? Kakilala niyo ba siya? Oo. Naging tactical officer niya ako nung mag-training sa ranger. Sergeant, from now on, we will concentrate on Villapando. Sa pamamagitan niya, maaaring matumbok natin ang dahilan ng lahat ng kaguluhan dito. Oh, 10 gramo lang yan. Ano 10 gramo? Ang lalaka ng ginto ko, ah. Baka may dahil itong timbangan mo. Tignan mo mabuti. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Salamat, ah. Okay. Sige na, payaran mo na. Di ba binala anak ta? Na huwag ka mamimili ng ginto rito. Hanapin nyo!
Sergeant Villapando. Ako si Major Tahir. Sumama ka sa amin sa headquarters. Bakit, Major? Marami ka nang pinatay. Pareho tayong sundalo. Siguro, marami ka na rin napatay. Ang mga pinatay ko ay mga rebelde at kalaban ng gobyerno. Ang mga napatay mo ay mga taong may prinsipyong ipinaglalaban, tulad mo. Nagkataon lamang na ibang kanilang paniniwala. At ang mga napatay ko ay mga kriminal. Mga taong hindi dapat mabuhay. Sa pagkatabang nabubuhay sila, marami silang pahihirapan at papatayin. Pero wala ka misyon. Paul ka pa. At nilagay mo ang batas sa iyong mga kamay. Ang ibig mo sabihin, Major, wala akong karapatang gumawa ng akbang. Yan ang hirap sa atin eh. Marami tayong patakarang sinusunod. At habang abala tayo sa pagsunod sa patakarang yan, malayang gumagawa ng katarantaduan ng mga kriminal na yan. May kanya-kanya tayong katwiran. Pero ang patakaran natin ang dapat sundin. Habang sa serbisyo tayo. Alam mo yan, di ba? Kaya mabuti pa, sumama ka na sa amin. Pinaramdam ko, Major. Hindi ako maris sumama sa inyo. At ito ang tandaan nyo. Kaya ulo ko, o hindi, sundalo pa rin ako. At gagampanan ko ang aking tungkulin. Tungkulin bilang sundalo. Villapando! Sila nakakalayo. Paikutan nyo! Dali nyo! Dito muna tayo. Ayaw mo sila ron. Alasan nyo lang mata nyo, ha?
Epe, ano nangyari dito? Si Sergeant Villapando. Marami na napatayan eh. Pinaikutan ko sa mga tawang ko. Ano pa inintay niyo rito? Maghihintay kami ng dilim. Bago namin kapangin. Yun ang huwag niyong gagawin. Sanay sa Ron. Ranger yun. Ranger? Walang ranger sa akin. Men, relax. Oh, kayo, talasan yung mga mata nyo, ha? Major, alis muna kami. Susuyo rin namin ang lugar. At bibigay ko si Villapando sa'yo ng buhay. Epe, hindi ako nang bibiro sa sinabi sa'yo kanina. Ranger yon. Hindi ba sinabi ko sa'yo walang ranger-ranger sa'kin? Tamaan mo yung mga kasama natin. Ha? Oo nga, no? Saan ka pupunta? Yun, sir. Pabrik na. Gako. Talasan mo ang muta mo riyan, ha? Buti pa kaya, eh. Bumalik na tayo. Sila lang maghanap, no? Dito sa likod. Talasan mo ang muta mo riyan. Talasan mo ang muta mo. Pag ako natin, ikaw papatay ko. Dari ka. Ano nangyari, Epe? Tsak na bangkay na ngayon yun. Maghihintay na lang tayo ng araw. Kukunin na lang natin. Dito ka sa likod. Baka matrisyon ako. Sir, hindi na makakita si Villapando. Ha? Hepe, mabuti pa. Bumalik na rin sa munisipyo. At humingi kayo ng tulong. At kumuha na rin kayo ng sasakyan. Para sa mga bangkay ng mga bata mo. Let's go, men. Major, saan kayo pupunta? Susundan si Villapando. Oh?
Talasan mo mata mo. Mm-hmm.
Anong balita, Mang Pedro? Wala nakakita kay Lauro. Wala nakakalam kung nasaan siya. Alis na muna ako. O sige, mag-ingat ka. Mahirap kumilos sa ganitong sitwasyon, Commander. Marami na rito ang pising nagbabantay. Marami na nga napatay sa mga tauhan ko at nahuli. Nasisiguro bang walang nakakalam sa sikreto natin? Wala. Tayo lang. Mas mabuti siguro kung maglaylo muna tayo. Kung ganon, mas mabuti siguro lumipat na kayo ng ibang lugar. Delikado ang buhay niyo rito. Maraming sundalo nagbabantay. Na-eliminate na natin ang lahat ng kalaban natin sa politika. Nakasisiguro tayo na ako pa rin ang mayor sa susunod na 4 na taon. Hindi ka pa rin nakakasiguro, mayor. Tsak na may isang susulpot dyan para lumaban sa'yo. Hindi problema yan. Magtatatag tayong muli ng grupo ng terorista. Baril at konting pera lamang ang kailangan. Kung sa bagay, subukan na rin natin yon. Delikado lagay niyo rito. Kailangan umalis na muna kayo. Mag-ibang bayan muna kayo. Kaagad-agad ba? Oo. Pero bago kayo umalis, isa muna ang operasyon na hindi lantad. Na tiyak nakikita kayo ng malaking halaga. Halimbawa, kidnapping for ransom. Diretso lang. Rico! Saan nyo? Dadali! Ana! Gagawin nyo?
Magandang gabi, Atty. Ano ito? May kailangan ho sana kami sa inyo. Damit ang anak ko to, ah. Nasaan siya? Ano nangyari sa kanya? Ligtas siya. Kung magbibigay ka ng 150 mil bilang pantubos. Kinidnap niya siya? 150 mil, Atty. Kung hindi, may mangyayari sa anak niyo. Saan ako kukuha ng ganun kalaking halaga? Alam namin ang kapasidad mo. Bibigyan ka namin ng hanggang alas 2 ng hapon bukas. At huwag kang kukontak ng police o PC. Madidisgrasya ang anak mo. Saan ko dadali ng pera? Malalaman mo bukas. Kukontak kami sa'yo. Alam kong dito kita matatagpuan. Ano ba? Ano ba? Hindi mo mga ako! Dala mo na ang pera? Oo, eto. Ang anak ko. Pera muna. Anak ko muna. Sinabing pera muna!
Ano ngayon ang gagawin mo? Bakit ganito? Bakit? Tingnan mo ako. Masama ba akong tao? Inilit kong maging mabuting sundalo. Sinubo ko ang buhay ko para sa bayan. Pero ano naging kapalit? Buhay ni Itay. Ninay. Pati na ang kapatid ko. Pinaghahabol nila ako. Masahol pa sa isang hayop sa gubat. Kung nangyari to sa isang sundalong katulad ko, paano na mga maliliit? Paano na mga taong hindi kayang pagtanggol ang kanilang sarili? Napatunayan ko na walang taong masama. Ang masama ay ang sitwasyon. Ang pagkakataon. Ang lipunan. Ang pamahalaan. Pulis ka. Sundalo ko. Lumalaban tayo sa mga rebelde at kriminal. Tingnan mo. Hindi ba tribal at kriminal na rin tayo? Hindi ba? Tinatanong mo sa akin kung anong gagawin ko. Patawarin sana ako ng Diyos. Mangyari na kung anong dapat mangyari. Ang taong nasa harapan mo. Ang taong ito. Ay patay na. Mika laban! Thank you.
Di patayin mo. Wala naman akong pakialam dyan eh.